ngayon para i-share sa inyo ang 5 steps para mag-glow up ang skin natin ngayon kahit may pandemic, kahit na nakakalabas na kayo ng normal sa house or hindi pa rin, takot mga takot pa rin lumabas. Ayan, i-share ko sa inyo ang aking skincare kapag pinapahinga ko yung face ko after sa mga ginagamit kong pagbabalat ng mukha. Ayan. Meron akong sobrang happy ko kasi bumibili talaga ako nitong products na to before. And talagang ginagamit ko talaga siya, guys, kasi ito lang yung okay sa skin ko kapag nauubusan ako ng stocks na ng stocks sa ginagamit ko. Ito lang yung ginagamit ko at nagpapakalma ng skin ko kapag nagpapahinga yung skin ko galing sa pagbabalat. So unang-una, guys, ayan itong foam wash. And kung makikita nyo, ginagamit ko talaga siya. And siya drying sa face kapag binanlawan mo na siya. Ayan ay ang Jeju Aloe Eyes. Ilalagay ko na rin yung benefits niya and kung paano ko siya ina-apply sa face. Kasi gusto ko talaga siya. Dahil napapakalma niya rin talaga yung mga magalit na galit na mga tigawal ko. Lalo na sa chin area. Makita nyo naman yan sa video, guys. So, ayan. And ang ganda ng mga ingredients nito. Kaya sobrang mild naman sa skin natin, guys. And then next naman, after ko mag-wash ng face, ayan, kapag napahinga na yung skin ko after 1 to 2 weeks sa aking pamamalat ng face, ginagamit kong itong facial scrub. Kapag gusto ko i-renew yung mga skin ko or nagkakaroon siya ng mga dead skin, ayan, ang ganda nito kasi natutuwa ako dito kasi sobrang mild lang niya. So, as in, sobrang mild na mild lang sa face mo. And hindi siya masakit or magaspang. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Kaya, and sobrang affordable, guys. Makikita niyo lang sa last ng video kung magkano itong mga ipapakita ko sa inyo. At very affordable at matagal niyo talaga magagamit. Katulad itong scrub, guys. Itong scrub na to, makikita niyo rin yung key ingredients niya dyan sa video. Magpa-flash yan sa video. Nagustuhan ko siya dahil napakamal niya sa skin. Hindi siya yung katulad ng ibang scrub na parang talagang, yung alam mo yung magaspang sa muka. Yun yung ayoko rin talaga. And syempre, kailangan pa rin natin ingatan yung skin natin. And hindi masyadong, or hindi masyado tayo mag-apply ng very harsh sa skin natin. As much as possible. Di bali nang hindi ganun makita yung instant effect, but importante, effective naman at talagang, alam niyo, paunti-unti lang, wag bigla-bigla kasi mahirap naman ibiglain din yung skin natin. Kaya ito, sobrang nagustuhan ko to sa mga na-try ko na facial scrub. And for some reason, sobrang gusto talaga ng skin ko aloe eyes na o kaya mga jejo-jejo na mga ganyan. Gustong-gusto ng skin ko yan kasi napapakalma niya talaga yung balat ko. Ayan, guys. After ko naman mag-wash ng face, mag-scrub, ay ginagamit ko rin talaga to. Ayan, but most of the time, ginagamit ko to sa umaga bago mag-makeup and under makeup. Gusto ko talaga ito. Hindi talaga ako gumagamit ng cotton kasi wala lang. Mas parang feeling ko kasi nasasayang kapag yung product na pupunta lang sa cotton tapos hindi ko na-apply sa skin ko. For some reason, nanghihinayang talaga ako. Kaya ginagawa ko, direct talaga siya. Ayan, kapag naman, ayan, kapag pinapahinga ko rin yung face ko, ito yung ginagamit ko, yung pH 5.5 na toner. Ang ganda rin ito kasi na lumo-moisturize sa naging skin mo. And alam niyo yung parang kapag in-apply mo to tapos yung moisturizer na katerno nito, guys, alam niyo yung parang may instant glow tapos yung face mo parang dewy-dewy yung effect niya kahit na sobrang alam mo yung visible yung open pores mo kapag ginamit mo siya hindi siya ganoon ka visible, parang nagtatago, parang nadadaya niyan tignan kasi nga parang may dewy effect siya tapos moisturize yung skin mo kaya gustong-gusto ko rin talaga to, guys. As in, actually pangalawang bote ko na to, nasa taas yung isa hanggang dito na lang kasi nga ayun ginagamit ko talaga, guys. And yung sunblock nito sobrang ganda rin dahil hindi siya malagkit sa skin. Ginagamit ko siya sa face and body. Yung nga lang, walang sunblock dito. Pero yung una kasing pinadala sa akin, tinay ko talaga. Sobrang nagustuhan ko yung sunblock nila. Hindi ko siya tinitipid kapag naglalagay ako sa skin kasi ang ganda niya talaga. Lalo kapag yung nagme-melt na or pagkatapos ng mag-melt yung makeup mo or na-set na yung makeup mo sa skin mo. Parang mas lumalapat at gumagat, mas dewy yung effect niya kapag ayun, kapag nagme-melt na siya or na-absorb na ng skin mo. And next, wala ko ipapakita kasi isa lang yung mask. Yung mask naman, after ng toner, magmamask muna. Yan yung ginagawa ko kapag sa gabi. Ayan, kapag yung mask na yan is, nililive ko siya ng 15 minutes and
ang dami talagang products na naiiwan sa face ko. Kung nakikita nyo, sobrang grabe yung pagka-dewy na nangyay ng skin ko. Kung makita nyo yan sa video, guys, as in, talagang kitang-kita nyo na-absorb talaga ng face ko yung product. Kasi ang daming laman ng mask. Talagang ang yaman sa product. Kung makikita nyo, sobrang basa na yung mukha ko. Inaantay ko lang siyang mag-dry or ma-absorb ng face ko yung product. And then, after yung last step na tayo. Ayan, gusto ko naman sa mask na to, guys, kasi parang, alam nyo, nakaka-refresh yung feeling kapag after mo mag-mask. And then, alam mo yung parang ang dami yung product sa face mo. Nas parang feeling mo, patuwan-tuwa yung skin mo, nanti-tank yung skin mo. Ang dami niya, and alam mo yung dami kong nai-imagine na ang dami yung product. Tapos pag, parang feeling ko yung skin ko nagte-thank you kasi parang fini-feed mo yung skin mo ng vitamins. Parang ganun, parang tuwan-tuwa dahil ang dami talaga. So, ayan, nililive ko lang siya ng 15 minutes pag hindi ako masyadong nagmamadali. Pero kapag may time ako, 30 minutes ko talagang binababad yung mask. Kasi ang laki rin tulong talaga sa skin yan. And parang, alam mo yung parang napapamper yung skin mo. Kaya gustong-gusto ko rin talaga yan, guys, dahil dun sa effect na yon. And the last step naman, guys, after yan, hindi ko na siya binabanlawan. As in, pag nag-dry na sa skin ko, next na ako dito sa Jeju Aloe Eyes na soothing gel with cooling effect. Ayan, ito naman, guys, ginagamit ko rin siya as base sa makeup ko. Toner ito, tapos yung sunblock nito, meron ni silang sunblock, and then makeup na. Minsan din ako nagpa-primer, diretso na. Nagustuhan ko naman dito, guys, is nakaka-refresh yung feeling niya kapag nilalagay mo siya sa face mo. Tapos, alam mo yung parang feeling na ang smooth-smooth na ng face mo, ang dewy, tapos antayin mo lang siya. Alam mo yung parang hindi siya super dry sa face mo, but nakikita mo yung pagka-dewy ng skin. Tapos, pag yung tumatagal na yung makeup, parang mas na-absorb na yung products. Parang, ang ganda niya, parang yun dito mo, sa part na yan, sa part na to, parang sobrang kinis ng face mo kahit naman ang dami mong open pores. Parang ang dami mong tinatago sa skin mo. Pero nadadaya kasi nga ang ganda. Ewan ko, ang ganda lang ng aloe vera talaga sa skin. And then, kapag sa gabi naman, ginagamit ko siya sa body kapag nauubusan ako ng ginagamit ko. Pero most of the time sa face ko talaga. Pero try nyo rin sa body to, maganda rin kasi. Dahil kapag pagising mo, parang may, alam mo, parang flawless, tignan yung balat mo. Yun lang yung talagang nagustuhan ko dito. Pero sa face din talaga, sobrang ang ganda kahit gawin. Alam, lalo na guys, kapag halimbawa meron kayong ginagamit na matatapang na mga products, ganyan, tapos namumula-mula. Ang sagot lang dyan is aloe vera. Lagyan nyo lang siya ng aloe vera every night kapag na-irritate yung skin nyo. Kaya pag may mga bumps kayo. Katulad ko, ayan, lately, ang dami ko talaga dito. Kasi sa mask and sa hormones ko. In fairness naman, talagang na-lessen at na-control niya yung pimples. So, yun yung gusto ko dito. Kasi talaga kapag nagkakaroon ako ng mga, syempre hindi mo maiwasan, di ba? Kahit na ano namang gamitin natin yung products, hiyangan yan. Pero syempre, minsan may mati na try ka at hindi hiyang. O kaya minsan naman, na-irritate yung skin mo. Lalo na kapag sensitive, may mga makeup ka na ginagamit na hindi naman okay sa'yo. So, masasabi ko na effective siya, lalo sa may mga bumps, lalo sa mga areas na yan, or dito, ganyan. Pero dito, okay naman. Ang dito, problema ko lang dito sa forehead ko, tsaka sa chin, medyo sensitive yan, so madali ako. And then, kapag alam ko ng ganun, ayan, ito lang yung kasagutan. Kaya huwag kayo mag-worry, guys, na sa mga ganyan. Then, may mga solusyon naman. Try and try lang. Pero ako, sobrang marirecommend ko sa inyo to kasi napaka-light lang sa face and talaga masabi kong effective dahil ako mismo gumagamit. Lalo na kapag under makeup, yung sunblock tsaka yung ano nila, yung toner and ito, pwede siyang under makeup. Kumakalma yung skin mo. Ang ganda. Ang ganda ng effect ng makeup mo talaga. And sobrang affordable. And syempre guys, mas maganda rin na nagsiskincare tayo, may proper na skincare tayo, mahanap natin yung hiyang sa atin. And syempre, water and then regular exercise as much as possible. Kasi mas magandang combination lahat ng exercise, tapos maganda yung hygiene mo. And then, diet mo. Dapat lagi tayong positive para mas gumanda yung effect sa atin ng ginagamit natin sa face natin, di ba? And mag-exercise, number one, exercise talaga. And then, water. Tapos, kailangan maging positive tayo lagi para mas maganda yung effect din ng ginagamit na products
sa face natin. So, ayun lang guys. Sana nakatulong tong video na to and punta na kayo sa nearest Watsons or SM Department Store. Super available to Fresh Philippines or itong fresh products na to. And guys, follow nyo din sila sa Instagram for more info kasi marami silang nilalabas ng mga products na nakikita ko na yung review, ang gaganda. So, ayan. But ito pa lang natatry ko. And then, meron ako natry na tomato toner sa kanila. Maganda rin. Isa rin maganda yun. And, yun, meron silang mga bago. So, watch out guys. I-follow nyo na sila sa Instagram and Facebook account nila. So, ilang guys. Thank you so much guys for watching and God bless. Bye guys!